So our officialdom of the Commission on Human Rights, officialdom are here headed by our chair, acting chairman, Jacqueline De Gea. So first of all, let me always start with the Constitution. Well, it's really in the Declaration of Principles and State Policies. Section 11 states that the state respects the dignity of every human person and guarantees full respect for human rights. I repeat, full respect for human rights. I always emphasize this because through the years when I was here, when I have been here, I always support the budget of the CHR. And not only that, I have supported the bills, the Human Rights Defenders Bill, and all the other bills that strengthens, of course, our human rights. So may I proceed, Madam Chair, for our question? Go ahead. Okay, so I see, I read your presentation, your materials, and clearly, instead of increasing your budget to implement the constitutional mandate for full respect for human rights, your budget was reduced. Is that correct, Madam Chair? Yes, Madam Chair. Yes. In fact, very clearly here, the reduction was 118 million. Do you confirm that? Yes, Madam Chair. Which is 12% lesser than this year. Well, our entire budget of the country was increased by 5% from 5 trillion to 5.268 trillion. We see the Commission on Human Rights being decreased. That is why I am going to therefore move for the approval of your budget and following Congresswoman Brosa's statement that we don't only bring it to back to the level of 964 million or to restore 118. Let us support. I urge our fellow members and representatives of our House of Representatives to join hands. Palagi na lang, ang CHR always neglected, not being given the proper tools to implement the mandate in the Constitution. And so, Madam Chair, it's a very short intervention because I have been working with Chito Gascon, with Gwen Ghana, Pimentel Ghana, and the other commissioners. And certainly, because I really believe that human rights should be upheld at all times in our country. Never should we compromise on human rights because that will define us as a people. Our authorities should always respect human rights. And under Article 13 of the Constitution, the Commission on Human Rights was established precisely to implement the Declaration of Principles and state policy. Therefore, I move, Madam Chair, thank to you, increase the budget of the CHR by at least 200 million. On record, Jan, Madam wow. Chair. No? And thank naman you, si Madam Stella. Chair, and that is very yeah. much appreciated. Yeah, Chair Stella is here. Eh. Chair Stella, ano lang ito? Oh? Just adding 200 million to make sure that we respect human rights in this country because there are many reports. Thank you, Madam Chair. So we appreciate so the move. Motion. So move, Madam Chair. Thank you very much to the Commission on Human Rights. More power to our Human Rights Commission to protect the Filipino citizenry and even the foreigners because it says here, respect for every human person, including those sa Pugo na binapatay ngayon. We see that in the thread. So this country believes on human rights and respect for the dignity of every person in the territory of the Republic of the Philippines. So move, Madam Chair. Unfortunately, we have to take note only of your motion for the moment. Okay. Since, but we will consider also that in the proper time. Ay, thank you. Okay lang, proper time is near. Sa plenary na tayo eh. Thank you very much. Next, let me call in Deputy Minority Leader, Franz Castro. Thank you, Madam Chair. Magandang umaga po sa ating pamilya sa CHR na pinangunahan ni Attorney De Gea.
Alam niyo po, I support no at I support the ano na manifestation of Congressman Rufus na talaga namang nakikita natin yung performance ng CHR despite the meager ano no meager budget that they have. Talagang yung human rights ng ating mga kababayan ay napoprotektahan, at least yung mga pumupunta no sa CHR. At naniniwala ako, Madam Chair, na kapag walang, dahil ito yung ano no, pinakapuso ng isang mamamayan ano, yung kanyang mga karapatan na dapat na mawala sa kahit na saan, kahit na kailan, at kahit na kanino. Ito lang po no, parang 50% no, halos 50% yung tinanggal sa budget ng CHR. So okay, sana yung 200 million na manifestation ng ating kagalang-galang na Congressman Rufus, pero di ba dapat mas lalo, mas ibalik natin yung kanilang ano, yung kanilang proposal, kasi ang dami talagang mawawala dun sa kanilang operation. Siguro in a proper time, Madam Chair, magmumungkahi din ako nung ano no, noong proposal para sa budget ng CHR. At least man lang maibalik yung kanilang proposal. Second, yung kaugnay doon sa monument nung ano no, noong sa Martial Law monument, oo, na nakaariyata doon sa naka-budget doon sa repatriation budget na natanggal. Siguro, Madam Chair, matulungan din natin ang CHR doon sa budget na yon na maibalik para ano na eh, talagang ito ay ano na no, talagang magagawa na ito. At ito talaga yung nagpapatunay na talagang yung ano no, sa panahon ng martial law na talagang maraming na-violate yung ano nung yung rights, at dapat na maging magsilbing ano to no, monumental monumento para sa ating mga Pilipino na dapat no, dapat maigalang yung human rights at all times o ng sino man. So ayun, Madam Chair, so ang una kong tanong ay yung tungkol doon sa mga cases na sinampa ng ating mga guro sa CHR, yung mga profiling, yung mga lalo-lalo na doon sa mga leaders, mga teachers na member ng ACT Philippines at mga union. Ano na po ba yung development dito, Madam Chair? Yes, Madam Chair, tama po kayo. Marami pong mga idinulog na kaso ang ating mga guro noong mga nakaraang taon. Nagkaroon po ng mga karampatang imbisigasyon, nagkaroon po ng mga dialogo sa regional office at saka sa central office. Kami po ay nag-conduct ng isang public inquiry on human rights defenders, at itinuring po natin ang ating mga guro bilang mga human rights defenders. At ating pong kinundin na yung mga red tagging, yung mga intimidation, harassment, and coercion committed against them. Nag-conduct rin po kami ng mga inspection ng mga opisina po at saka ng mga lugar po ng mga kaguruhan para po masigurado yung integrity ng kanilang mga spaces. And may kahirapan po ngayon sa issue po ng red tagging. At sana nga po kami po ay sumusuporta at nagsumite ng aming position paper sa Human Rights Defenders Bill. Isa po yan sa mga konkretong pamamaraan kung paano po natin masisigurado ang kaligtasan ng ating mga guro at gayon din po ang ating mga human rights defenders. At nilalayon po natin na sana nga po ay magkaroon ng mga paghinto doon po sa mga acts of intimidation against our teachers. At makakaasa po kayo na patuloy po yung aming mga intervention sa mga gaitong usapin. Thank you po dun sa report. So I would appreciate it siguro kung meron tayong written report later ano dun sa mga sinampa ng ating mga teachers. So I do appreciate naman yung explanation. Madam Chair, we have submitted a letter to your office po last September 21, but we will make sure that our letter is updated again as we speak. Okay, to give you a status update. Thank you, Madam Chair. So yun yung problema natin, Madam Chair, ano, yung sa red tagging. Although tinatanggi ng estado na meron na tayong definition ng red tagging at nakalagay yan sa ano no, sa Supreme Court yung tungkol sa definition ni Justice Lonen. At sa Human Rights Defenders Bill, dinefine din natin ano yung red tagging. At dito sa batas, panukalang batas na ito, ay ito dapat ay ano no, magkaroon ng penalty
sino mang ano no na magre-red tag, dahil talagang ano ne, malaki ang epekto nito doon sa organizing. So syempre bukod pa doon sa nakakapahamak doon sa ating mga nire-red tag na mga individual, na mga teachers, etc. So I hope sa ano na sa pangunguna ni Representative Benny Abante no, ma-push natin yung pagdinig dito sa Human Rights Defenders Bill, dahil doon nakalagay yung red tagging, profiling at iba pang mga definition ng ano no, human rights violations. So second question na Madam Chair, dahil sa mga nakalipas na siguro at least 5 years, no, sunod-sunod, katakot-takot yung mga trump-up cases sa mga member ng mga organizations, maraming mga nakulong. At later on dito, mga 30 plus na yung ano no, yung nakita natin yung mga search warrant, yung mga warrant of arrest ay naging invalid, etc. At nakita natin doon yung talamak na pagsisinungaling ng PNP doon sa kanilang mga affidavits, etc. So ano po yung magagawa dito nung ano no, nung CHR, dahil alam niyo po katulad ni Reyna Nacino, di ba? Ngayon nagpa siya ang CA na yung search warrant ay invalid. Actually nadamay si ano Nacino no doon sa isang search warrant, at ito ay binoid naman ng CA. So ano kaya yung matutulong natin para makuha naman natin yung justice sa mga ganitong katulad na mga kaso, Madam Chair? Madam Chair, sa lahat po ng mga insidente na nagkaroon po ng mga alegasyon ng paglabag sa kanilang mga karapatan, sinigurado po natin na nagkaroon po tayo ng dispatch of quick response operations nationwide. Naging mabilis po ang pagtugon ng CHR sa mga insidente iyan. Gumugulong po ang imbestigasyon sa mga kasong iyan. At sa mga pagkakataon po na meron po mga naisang pangkaso, ay nagsasagawa po ng monitoring ang aming mga abogado sa mga kasong iyan. At naglabas rin po kami ng maraming pahayag sa mga unang araw po na napapabalitang nawawala o naaresto sila. Kami po ay agad kumukondena at nagbibigay po ng aming concern. Tapos kapag meron naman pong mga paborableng desisyon mula sa korte natin, ay atin po yan wini-welcome, dahil nga po isa pong pagkakataon yan para po mabigyan linaw itong mga insidente ito. And of course, yung legal assistance po ay binibigay rin po namin. Meron rin po kami mga sinasagawang community-based dialogues in partnership with PFP and PNP po, para constantly na malinaw, ma-thresh out po itong issue na ito. And of course, yung aming promotions office, nagkasagawa po ng maraming mga training para rin po lalo pa pong maliwanagan itong mga issue na ito. Makakaasa po kayo na ipagpapatuloy po namin itong mga action na ito, Madam Chair. Thank you, Madam Chair. Mahalaga yung legal assistance, no? Kasi panahon na ngayon para mag-push back itong mga na-biktima ng mga ano no, yung mga Trump-up cases na talagang nagkulong sa kanila, yung iba talagang namatay na. Kaya kailangan. O in last na lang, Madam Chair, tungkol dito sa ano no, Madam Chair, aware ba kayo na dahil budget hearing ngayon, maraming mga sektor na gustong magpahayag ng kanilang mga hinaing demands para sa atin kaugnay ng mga budget ng mga sektor. At itong mga kapulisan natin dyan dito sa batasan ay talagang sa araw-araw na ginagawa ng Diyos, at sa araw-araw na nandiyan yung mga nagpo-protesta ay talagang hinaharas. So ano po bang masasabi natin? Di po ba ang highest na rights natin ay yung karapatan sa pamamahayag and freedom of speech, etc. So sana makulong attention ng ano natin ano ng leadership din natin dito, at the same time yung CHR, baka dapat tayong magano no, mag-educate sa mga PNP yung mga karapatan ng mga kamamayan dun sa pamamahayag. So yun po, ano po maaano ng CHR doon? Madam Chair, the CHR has been very firm and consistent in our stand that it is a constitutionally enshrined right to express our opinions, and then
aside from the freedom of expression, we also have the right to freedom of assembly. Meron po tayong BP 880 na nagpapalawig rin po ng mga constitutional rights na iyan. At sinasabi po sa ating mga kapulisan to exercise maximum tolerance in the exercise of these rights. And they should not curtail such right. At ang ating promotions office naman po sa pamumuno ni Director Tom ay lagi po nagsasagawa ng mga lectures patungkol po dyan. And during rallies at mga SONAS po, maigting po ang aming koordinasyon sa Philippine National Police para po masigurado na they are apprised of their duties and their responsibilities at nagkakaroon din po ng mga dialogo para po siguraduhin na hindi po malalabag ang karapatang pantao.